Good day, everyone. In this video, we will discuss the limit of a function, the theorem and examples. Oh, by the way, what is the limit of a function? We say the limit of f of x as x approaches to c is L if and only if the limit of f of x as x approaches c from the left and the limit of f of x as x approaches c from the right are equal. So, meaning, ayha ra nato nga matawag ang iyang limit equal to L kung ang limit sa from the left equal sa from the right. Pero kung dili sila parehas, ang limit does not exist. Or, iyang notation kay di ini. Ini ani does not exist. Okay, now let's go to our example. Example this one. Find the limit or evaluate the limit of 1 plus 3x as x approaches to 2. So, i-determine na to ang limit from the left and from the right of 2. Diba? Sa real number line, kung nata real number line, kung money ang 2, diba ang before niya is 1 and after niya is 3. So, meaning, atong kwaon is from the left niya is padulong na to kang 2. Meaning, ano yan? I-approach siya kang 2. So, dili pod siya approach kang 2. So, from the left, left na to ni, this is 2 from the left, this is 2 from the right. So, magkuha tag number dali. So, dali ta sa first sa from the left. So, kung ato na siyang i-compute, so si 1. So, kung ang x na ko 1, substitute ra na ko na dali. So, meaning na ko'y 1 plus 3 times 1. It's equal to 1 plus 3 equals siya ni So, meaning, kani siya di ay, if x is equal to 1, then f of x is equal to 4. Buha. Okay, what if 1.4? So, substitute rin ninyo ng x into 1.4. So, you can use your calculator. So, using your calculator, this is equivalent to 5.2. Buha. This 1.7, this is equivalent to 6.1. When x is 1.9, f of x is equal to 6.7. When x is equal to 1.99, f of x is equal to 6.97. When x is equal to 1.999, this is equivalent, or f of x is equivalent to 6.997. This one, substitute nimo, this is equivalent to 6.9997. Also this one, 6.9997. So meaning, kung kani siya i-approach ko ning 2, kamo nimo padulong. Diba, kanina siyang approach for ni kang 7. Tapos, asa man ni padulong? 6.99. Diba, padulong mo na siya kang 7. Okay. Wala dito sa pikas. Okay. What if from the right ta? So, from the right, itong kaganina, sa 3 magsugod, so this one. So, ito na i-compute. When x is equal to 3, this is equivalent to? Okay, good. 10. Ang 2.5 is equivalent to 8.5. Ang 2.2 is equivalent to 7.6. Ang 2.1, this is equivalent to 7.3. 4.01, this is equivalent to 7.03. 2.001 is equivalent to 7.003. When x is equal to 2.0001, our f of x is equivalent to 7.0001. When x equivalent to this one, f of x equivalent to 7.00.
1. So, sa inyuhang module, sa iyo to siya 3, akong nabutang 3. This is equivalent to 1. So, meaning, asa man yung padulong? Diba, gagamay? Siyempre, yung padulong niya sa 7. In short, ang limit sa 1 plus 3 as x approaches through from the left equals 7. There is a picas, ang limit sa 1 plus 3x as x approaches 2 from the right equals 7. Meaning, ang from the left niya is equal to 7 and from the right niya is equal to 7. Therefore, ihang limit is equivalent to the limit of 1 plus 3x as x approaches to 2 is equal to 7. So, more ni siya ang answer. Kuha? Okay. I'll proceed to another example. What if this one? Okay. The limit of x squared plus 1 as x approaches to negative 1. On sa may equivalent niya ni. So, meaning, magkuha sa taog. Magdraw tag linya dere. Sama na. Diba, this is negative 1. Susunod sa negative 1, punahan niya 0. Mas gamay niya is negative 2. So, meaning, direta magkuha ang mga number. Kanidari. Okay, para mas dali, dito ta sa pinakagamay na yun. So, dari kung magsugod. Diba, ang pinakagamay niya dari, kung nani sunod dari, that is 1.0001. May nana, diba? Dari siya, 1.0 and so on. Dari kung mag-base, ha? Okay, di na ako apilod sa ito. Medyo taas-taas naman. At least 4 lang itong buhatag table. Makita naman na ito asa siya ma-approach. Kuha? Okay, good. So, let's compute this one. When x is equal to negative 1.1, substitute na niyo drihan. This is equivalent to, gamitan niyo ni calculator, negative 1.1 square ninyo plus 1. Nanong inaniman? Kaya ang x lagi na to, alis na na to ani. Kuha? So, mapositive na siya. This is equivalent to 2.21. Maka ni siya. So, may equivalent ani. Using your calculator. This is equivalent to 2.0201. This one. Okay. Now, the substitution. This is equivalent to 2.0001. Wow. Okay, good. So, what if kani? This is equivalent to 2.0002001. So, klaro na to, no? Asama na siya ni padulong. Kani siya, approach na to kang negative 1. Kani siya, padulong kang diba? Gagamay man siya. Kuha. Okay, therefore, ang limit di ay sa x squared plus 1 as x approaches negative 1 from the left equals 2. O, dito ta sa from the right. From the right. If kani ang given, kani. Itong possible nga value sa x. O, substitute na ito na siya dere sa may equivalent niya. O, okay. Good. That is 1.81. O, kani. Magamitan niyo yung calculator. So, this is equivalent to 1.9801. This one. Okay, ah? So, this is 1.998001. What if kani? It's equivalent to 1.9998001. Klaro kayo nga padulong ni siya ni? Kung kani siya ma-approach ka negative 1, kani siya klaro kayo ma-approach kang 2. So therefore, ang limit sa x squared plus 1 as x approaches to negative 1, this is equivalent to 2.
Since parehas silang limit from the left and from the right, therefore, iyahang limit is equivalent to 2. So, iyang limit is equivalent to 2. So, una iyahang final answer. Kuha. Okay, simangutan na mo, giyon sa ni pagkuha. Mabot-buot, trabo mo ani. Ani. So, kamuray mag-create ani. Pwede kamuray yun. Pwede rin siya, pwede magsugod mo kang negative 2, di ba? Kung sa tong linya. Okay. Kung negative 1 ni siya, kani siya ang 0, kani siya ang negative 2, pwede dari mo magsugod kang negative 2. Pero kasagara, kanina lang yun. Pinakaduol niya dari. Kani, 4 ka number nga pinakaduol niya dari. Waha. Okay, another example. What if kani ang given? Find the limit of x squared minus 5x plus 4 over x minus 1 as x approaches to 1. So, meaning, kung root ang number line dari, okay, kung kani siya ang 1, this is 1, this is 2, this is 0. So, kung dari kong magsugod, dari kong magkuha ang mga number. Kung ginakuha kay 0.9 naman. And dari po dayon 0.01. So, ito na siyang evaluate. So, again ha, kamoy magbuot ani. Okay, tanawa lang ninyo, naman po na pattern. Yun sa pagkuha na siya diri. Okay. Kung substitute na ito na siya diri, sumili na ako 0.9 squared minus 5 times 0.9 plus 4 over 0.9 minus 1. So, kung ito na i-evaluate sa calculator, this is equivalent to saman, negative 3.1. Kuha. Okay, kung kani, evaluate na to. Using this one, alis na na to na siya o 0.99. Kani. This is equivalent to negative 3.01. This one, kani itong substitute, negative 3.001. Kani? Okay, this is equivalent to negative 3.0001. Diba? Kung kani siya, i-approach na ko kang 1, asam ni mo approach? This is equivalent to negative 3. Therefore, ang limit of x squared minus 5x plus 4 over x minus 1 as x approaches 1 from the left is equivalent to negative 3. Okay, evaluate po natin sa picas. What if sa from the right na ta? From the right, substitute na ito na siya dari o 1.1. 1.1, sama niya yung equivalent. It's equivalent to negative 2.9. Kani? It's equivalent to negative 2.99. Kani? It's equivalent to negative 2.999. This one. It's equivalent to negative 2.9. So, asan na siya padulong? Kani siya ipabulong na ko kang 1, kani siya ma-approach kang negative 3. Therefore, ang limit is x squared minus 5x plus 4 over x minus 1 as x approaches 1 from the right is equal to negative 3. Therefore, yung limit is equal to negative 3. Final answer. Kuha. Okay, last example to this one. So, what if kani ang given? Sagali tawag ani? Ha? Oh, so may tawag ani sa set theory. Oh, review na sa inyo ha. Si tawag ana.
Okay, what if kanya ang given? Find the limit of f of x as x approaches 4. If f of x equal to x plus 1, if x is less than 4, and x minus 4 quantity squared plus 3, if x is greater than equal to 4. So, evaluate na to na. Sa 4 ta mag-evaluate. Yung 4 man eh. Kung ato na siya evaluate. So, 4 siya. Diba? 3, ayun, 5. So, mas kamay niya dari, 3 point kapin. Tapos niya dari, point point kapin. Kuha. So, evaluate na to siya dari. Substitute na to. Okay. Okay, what if kani ang given? 3.9. Kung 3.9, asa man ito mag-base? Kani or kani? Asa man ang dapat ang 3.9? Mas dako sa 4? Mas gamay sa 4? Mas gamay sa 4. So, dali ta mag-evaluate sa tanan gamay kang 4. In short, katong mas gamay kang 4. Katong from the left of 4. So, meaning, kani tanan. Dali ta mag-base. So, kung substitute na ko na si 3.9, dali, pila man na siya. That is correct. 4.9. Okay. Kung 3.99, that is 4.99. 3.999, that is 4.999, and so on. 4.999. So, meaning, kung ipa-approach ko ni ka 4, kani siya mo-approach kang correct, 5. So, in short, ang limit sa f of x as x approaches 4 from the left equals 5. Ha. Oh, what if kani? Mas dako man kang 4. Asa man ta mag-base? Kani or kani? So, kani ikaduha. Kani nasadta. Okay, substitute na to na dere. Meaning, 4.1 minus 4 squared plus 3. So, evaluate in this calculator. This is equivalent to okay, negative 2.9. Negative 2.9 ba? Ay, mali day. Sorry. Ah, sorry. This is 3.01 day. 0.01 si equivalent niya. This is 3.0001. 4.001, this is 3.00001. Kani, this is 3.0000001. So, asa man yung approach? Kang 3. Kaya pagamay nga pagamay man siya. Kung approach ni kang 4, kanya siya ma-approach kang 3. Therefore, ang limit sa f of x as x approaches 4 from the right equals 3. Since dili siya parihas, ang limit from the left or from the right, therefore, ang limit of f of x as x approaches to 4 does not okay, exist. Tuha. Tana, o tanawa galin ninyo unsa ang pattern dre. Kung sa 4, kung sa 4 kung mag-base, kung gikuha no, kay taas sa 4, so putangan na ko inani tanan. And gamay sa 4, sa 3, hindi gano'n po akong gidungag tanan. Sa taas po, gamay sa 1, ay dako sa 1, so kani siya. Gamay sa 1, kani siya. Picas, dako sa 1, so kani siya. Gamay sa 1, kani siya. Ang pattern niya, kanilang. Mananan niyo ha? Ang negative, baliktad sila ni. It's positive. Para lang cluster inyong pag-answer. Okay. What if graph ang given? Okay, this one. Looking at the graph of y equals f of x. So, what if kani ang given? Itong example number 1. Bama na itong example number 1. Limit of 1 plus 3x as x approaches to 2. Kung graph, dali ra kay siya makita. Nga naman, tanawin na nato example, sa limit sa 1 plus 3x as x approaches to
2. Okay, pangitaon sa nato ang from the left. Ay, sorry. From the left and limit x I 1 plus 3x as x approaches 2 from the right. So, it's equivalent yan eh. So, from the left, sa 2, x ni siya ha? So, meaning, di ba, muna itong x, muna itong y. So, sa x na to, kung ipadulong na to, di ba, muna yung 1. Sorry. This is 1, and this is 2. Ano kini? 1 ni siya, 2. Kung ipa-approach na ko, na, padulong sa 2 dere, aman siya ni-approach sa y, or sa f of x, asa ni-approach? Nara, 7. So, kani akong tanawon, asa ni-approach siya dere? Kung approach ko dere, asa siya ni-approach sa taas? It's equal to 7. So, this is equivalent to 7. From the right, put kani siya dere, so, asa man ni-approach, di ba? Dere man ni-approach ko? So, asa man ni-padulong? Sa 7, di hapon. So, therefore, ang limit sa 1 plus 3x as x approaches 2, 2 equals yan ni okay, good, 7. What if katong example number 2? Muna yung graph. So, pangitaon ang limit sa x squared plus 1 okay, as x approaches 1, negative 1. Okay. So, diretso na na to. Tanawin na to ang from the right o from the right. Parehas ba? Kung tanawin na to from the left, dere siya ni padulong. Asan ni padulong siya? Diba? Naman itong negative 1 sa x man daw. Asan ni padulong ni siya? Kung sa graph ni ha? Diba? Ni padulong na siya. Dira? Yan ni padulong dere itong pangitaon. So, meaning, kani siya nga graph, kani nga linya, asan ni padulong? Padulong kang, ara, 2. So, kani siya padulong kang 2. So, kani po sa from the right, asa na yung padulong? Padulong po siya kang 2. So, therefore, ang limit sa x squared plus 1 as x approaches to negative 1, equivalent siya ni 2. What if kani ang given? Limit sa x squared plus 1 as x approaches, dahil na mag-way sa 0. Ano saman? So, kung 0, nara siya dali. So, reason saan ako niya? What if ipa-approach na ito kang 0? So, meaning, approach na ito na rin 0. So, from the left, asan siya nipadulong? 0, pero si y, asan nipadulong sa positive 1. So, from the right, approach siya sa 0, asan nipadulong ang graph? Padulong siya kang 1. So, therefore, ang limit sa x squared plus 1 as x approaches to 0, equivalent siya ni 1. Kuha. Okay, another example. What if kani? Example number 3 ganina. What if kani? So, pangitaan itong limit ani. Limit of x squared minus 5x plus 4 over x minus 1 as x approaches 1. Okay. So, may equivalent niya ni. Diba? Kung tanawin mo sa graph, diba mo na siya ang ato ang Cartesian plane mo na 0, 1, 2. Dari ang approach. So, may tabuan eh. Kung ipa-approach na ako from the left, asa siya nipadulong? So, nipadulong siya kang, mamuni diba ang graph? Left, right. Padulong siya ni 3. Correct. Pero kung sa right, asa siya nipadulong po? Diba kanina siya nipadulong kang 3 sa left, sa right, nipadulong po siya kang 3. So, therefore, ang limit niya is equivalent to 3. What if kanina ang given? Limit of x squared minus 5x plus 4 over x minus 1 as x approaches, as x approaches 3. So, mag-base na punta sa 3. Sa graph sa 3 ha? Meaning, the record, may approach siya kang 3. May approach siya kang 3. So, from the left, asa siya ni padulong? Kanina na, di ba? Yung muna ang 3 na to, asan siya nipadulong? Sa negative 1. Ay, sorry, ganina rin. This is negative 3. Ba, negative 3 man rin niyo. This is negative 1, negative 2, negative 3. Okay, diri.
What if ma-approach siya kang 3? So, meaning, kani siya ni-approach kang 3, padulong siya kang negative 1. Dari po sa right, ana, padulong siya kang 3, padulong ni siya kang negative 1. Therefore, this is equivalent to negative 1. Kuha. Tan. Okay. Now, let's go to other example. This one. What if kani ang given? Find the limit of f of x, where f of x is equal to x plus 1. If x is less than, this is 4, sorry. Okay. And x minus 4 squared plus 3, if x is greater than or equal to 4. Okay, murag may something error sa inyo, ha? O, 4 na siya, ha? Error na. Sorry, sorry. Okay. Sita. Okay. This one. So may equivalent sa limit f of x as x approaches to as x approaches to 4. Diba? So, from the left, mamuna itong 4. Kani, 4. So, pangita tag, ana, o kani. So, ano ito ang graph? Asa ni padulong? Diba, kani siya ni padulong kang 5. Pero kani siya, asa ni padulong? Kay left man niya, ay right man niya, asa man siya ni padulong? Padulong kang 3. Since dili parehas ang left o right, therefore, yung limit ini does not exist. Kuha. Tantan ha? Balik ko na ako. Diba? From the left or from the right man ta. So, from the left, tanaw na itong graph. So, ni pa, ang graph niya ni padulong 3. So, which is equivalent to 5. Pero sa picas, from the left, from the right niya, ahaman ni padulong. Padulong siya kang 3. So, since 5 is not equal to 3, therefore, yung limit does not exist. What if kani ang given? Sorry. If kani ang given. What if limit of f of x as x approaches to what if 5? So, equivalent niya. So, sa 5, na siya dari. So, dari ko mag-base. Left o right. So, sa left na ko, asa man ni padulong? Padulong kang 4. Sa right, right man daw. Kani akong basihanan. Aha man ni padulong? Ni padulong gihapon kang 4. Therefore, ang limit of f of x as x approaches to 5, equivalent siya ni 4. Ano man, parehas naman sila. Di paras ganina nga, kani o kani taas. So, diligid sila parehas. So, muna siyang does not exist. Pero kaninga part, yung limit nag-exist. Kita rin naman siya nag-base. Tamtan. Kaya na na ha? Oh, what if? Dungagan pa na itong isa. Listen sa nato na yung one. What if limit of f of x as x approaches 2? So, equivalent niya ni. So, si 2 na adere. So, mag-base taan ni karon. Left o right. So, si left niya, ahaman ni padulong. Padulong siya kang 3. Si right, ahani padulong. Padulong siya kang 3 gihapon. Therefore, ihang limit as x approaches to 2, equivalent siya ni 3. Tantan. So, darin mo mag-base kung graph siya. Sige, pero maghatag pa pag-example na. Another. Okay, let's proceed to this one. Pangitaan na itong limit. Okay. Say limit, so, f of x as x approaches to negative 2. Kung negative 2, nara. So, i-approach na ko ni, approach na ko ni dire. So, meaning, ang left niya, padulong dira, ang right niya, padulong dira. Asa man na ni padulong?
kang 1. Sabtan. Ibas ako 1. 1. Kuha. What if negative 1? So, saan ako niya? Sinalibog mo. What if kang negative 1? Limit of f of x as x approaches negative 1. Diba? Kung negative 1, nara. Yung i-approach ko na diha, i-approach mo na ko diri. Yung ihang graph, i-approach na ko diha, i-approach mo na ko diri. Kasama na ni padulong kang 2. Kuha. Tantan. Okay. Another example. So, ito ni. Meron yun na ito ni. What if ka ni? Limit of f of x as x approaches to 0. Kung 0, mo ni. So, meaning, diha ni padulong, diha ni padulong. Pero kani siya, asan naman ni padulong kang 3. Kani siya, asan ni padulong kang 3. So, therefore, limit of f of x as x approaches to 0, equivalent siya ni 3. Oha. Tantan. Okay. So, nata rin sa last. What if kani ang given? Limit of f of x as x approaches ni 3. So, equivalent niya. Tanaw na to. Sa left niya, padulong diri. Sa right niya, padulong diri. So, sa graph na to, kani siya ni padulong diri, which is equivalent to 0. Padulong sa 0, di ba? Bali sa y. Niya kani diri. Asa man ni padulong? Ipadulong siya kang 4. Ang left is 0, ang right is 4. Since dili sila equal, meaning, ang limit of f of x as x approaches to 3 does not exist. Kuha. Ayha ra siya ma does not exist kung dili pareha ang from the left from the right. Kuha. Okay, last. What you can eh? Limit of f of x as x approaches 5. Kung 5, di ba dali mo na? So, kung ano itong left or right. Sorry. So, meaning, from the left, padulong siya dali. From the right, padulong siya. Yeah. Kuha. So, asama na siya ni padulong kang 4. So, therefore, equivalent to 4. Saptan. Kuha. Siyempre. Okay. Let's proceed. Okay. Unsay kalainan sa limit of a function at C versus the value of the function at C. So, example kani. What if kani ang given? Unsa may equivalent sa sa may equivalent ani when f of 2 kaniha kani siya diba at c na to is 2 limit niya tanaw na to kung parehas ba sila so kung 2 sa may tabo f of 2 man siya this is equivalent to 1 plus 3 times 2 that is 1 plus 6 equals siya ni 7. So, kani siya ang limit, kani siya ang f of c. So, para na ito ha, ang sikilainan silang duha. So, during nga case, pareha sila, equal lang. What if kani ang given? Saman ang f of negative 1 niya, this is negative 1. So, yun hitabo, that is negative 1 squared, kaya ang c na ito, negative 1 man. Dalita magbisa, dali sa taas na, kaya humanaman taan eh. Kani. Negative 1 plus 1, this is equivalent to negative 1 squared. Now, that is positive 1 plus 1 is equivalent to 2. In this case, pareha gihapon sila. Habtan, what if kani ang given? Kung sa man ang f of 1. Sa may f of 1. So, ito na i-compute. This is 1 squared plus 5. Minus 5 times 1 plus 4 over 1 minus 1. This is equivalent to 1 minus 5 plus 4 over 0. Diba? Unsa gali tawag kung ang fraction yang denominator 0? Okay, correct. That is undefined. So meaning, ang f of 1 is undefined. Kuha. So, during a case, dili sila parehas. Yang limit is negative 3, pero iyahang f of 1 is undefined.
Or pwede ra po ninyo ni butangan og does not exist, meaning wala nag-exist or undefined. Kuha. Okay. I-evaluate na to na siya using graphs. Kasi kalainan sa limit ha. Kaganina, isaka na lang ako sa taas. O, dali na lang ako i-base. Kasi kalainan nila. Unsa man ang f of negative 2. Tanaw na itong f of negative 2. Unsa'y value sa function at negative 2. Kung negative 2, unsa'y partner niya? 1. Parehas lang sila. Unsa man ang f of x, ay f, sorry, sorry. F of negative 1. Kung negative 1 akong x, pila akong y? 2. So, parehas, raya po siya dito yung case. Kuha, tandaan eh. What if kani ang given? F of 0. F of 0, ang sama equivalent niya? Isang saan ako ni B para maklaro. Okay. F of 0, sama equivalent niya? Kung x na ko 0, y na ko is wala. Kaya delete mo na siya close. Open mo na siya. Meaning wala siya na wala siya inani ba? Wala siya na close. So meaning wala siya appeal. So in this case, ang f of 0 is sorry. F of 0 is okay. F of 0 is undefined. Basta, undefined niya siya, ha? Sa kanina case, wala mo sila. What if f of 3? Okay. Unsay values ako ang y at f of 3? Ah, sorry. F of 3, di ba? Kanina na, 3 man ako ni, sa may equivalent niya. So, dili ko, pwede dari, kay wala man na siya labot. Kanina po siya, wala po siya labot, kay open man. So, dari ko sa close kanina. So, meaning, f of 3 equivalent sa y na ko is 2. So, meaning 3 equals 2. Kuha. And lastly, this one, f of 5. Kung x na ko 5, pila akong value sa y. So, umama niya siya, di ba? Value sa y is 4. I'm done. Question na sa limit, ha? Sa limit, atutang arrow, katong ana, from the left, from the right. Pero kung function, unsay value sa y kung gihatag ang value sa x. Tanta na. Okay, proceed ta. Ito ta sa theorems. Okay. Now, let's illustrate the limits of theorems. So, i-illustrate lang nato ni tanan. O, isa-isaon lang nato. Ano yung okay naman ni existence naman eh. Dalita mo sugod sa first. What if kani ang give ay kani ahang atong applyan? So, sa theorem niya, ang limit daw sa k, where k is constant or any number, as x approaches to c, equals k. So, unsa na siya pag-illustrate? Ang limit daw sa any number niya, kaning k, any number, sample, 100. As x approaches, kani, bisan unsa man eh, bisan pa nag 2, equal ragya po siya ni 100. Kana siya, wato lang ni mo. Same lang. Kuha. Ah, sorry. Okay, what if kani ang given? Ang limit sa okay, 10,000 na lang. As x approaches 4, lenser. Kani lang yung mga waton. Kani, okay, number mo na. That is 10,000. Kuha. Okay, illustrate na ito ni. Limit of x as x approaches to c equals this is c. Sa iyong notes, this is equivalent to C. Marag sa iyo, pinyong notes sa modular. O pa na i-evaluate. Hawkis, tama na sa iyong modular. Sa iyo, tara na po. Encode. Hindi rin.
3% ta. So, kani siya, less than na nato nag C. In short, ang limit sa X as X approaches 1,000 ay 100 equals siya ni 100. So, sa'yo nakabutan na rin, mo rin ibutan niyo rin. C, C, di ba? Ang X na rin. Kaya ganina, number. So, siya ang number lagi po. O kani, this one. Limit of X as X approaches 10. Si answer. Okay, 10. Limit of X as X approaches to negative 99. The answer. Negative 99. Kuha. So, evaluate lang natin eh. What if kaniyang... Okay. Sunod na theorem natong i-evaluate or illustrate is this one. Ni. Constant. Meaning na ay common multiple. Example. Example na ako ay limit. Limit sa 3x as x approaches to c. So, sa evaluate na to. Di ba, ipagawasal ni kay 3 man eh, constant man eh. So, this is equivalent to, sorry. Tangan na ako ni 2. So, ipagawasal na ako ni. Kuha. So, this is equivalent to 3 limit sa x as x approaches to c. Ay, 2. So, kung since 2 siya, apply na to tong previous nga theorem sa taas, this is equivalent to 3. Kani siya 2, di ba? 3 times x approaches to 2 man. So, 3 times 2. Or, 3 times 2 is equal to 6. Kuha. What if kani ang given? Limit sa 10, negative 10x as x approaches 5. So, i-apply na ito na yung theorem, multiple man. So, ipagawas ko na yung negative 10. Negative 10, limit of x as x approaches to 5. So, this is negative 10. From previous theorem, sa taas, alisan ako na yung 5. So, this is equivalent times 5. This is equivalent to negative 50. Kuha. Okay, good. What if kani ang given? Okay, apply na po na ito ni. So, so, may limit sa 3x. Limit sa 3x plus 2. Okay, what if kani ang given? As x approaches 5. So, i-apply na ko ni sa taas, pwede na ko siya mabulag. So, that is limit of 3x as x approaches to 5 plus limit of 2 as x approaches to 5. Kuha? Ay, pwede mo daw siya mabulag. So, this is equivalent. So, pwede na ko na ibalin din sa gawas. Parehan na itong gibuha sa taas. This is equivalent to 3 times the limit of x as x approaches to 5. Pero kani, constant naman eh. So, pila may equivalent na eh? 5, 2. Samang itong sa taas, kung constant, constant. 100, 100. Kumini, kung 2, 2, rabia po ng butang. Plus 2. So, kani siya, i-apply na to ang katong number 2. This is equivalent to 3 times, kani siya approach kang 5 man eh. So, 5 plus 2. Equivalent to 15 plus 2 equals 17. Okay. Kuha. Done. Okay. Sita. Okay. Apply na po na ito na eh. What if multiplication? Multiplication. Bulag lang na ito silang duha. So, what if ako'y limit sa 2x times sorry. 2x times 4x as x approaches to 3. So, pwede na ko na siya inanion. This is equivalent to the limit of 2x as x approaches to 3 times
the limit of 4x as x approaches to 3. Cool. So, may equivalent niya ni. Diba? Pagawas na ko ni siya. So, nakoy 2. The limit of x as x approaches to 3. Pagawas na ko ni siya. That is 4 times the limit of x. Ay, sorry. As x approaches to 3. So, kani siya. Alisan na kong 3. Kani siya. Alisan na kong 3 po. So, nakoy 2 times 3 times 4 times 3. So, yun sa may equivalent niyan eh. It's equivalent to 6 times 12. So, 6 times 12, that is 70. So, ano siya? Yahang equivalent. Tan, i-apply lang na ito itong previous theorem. Kani siya, i-apply nito previous theorem. At siya inana. Ang division po, example, kani, limit limit of as x approaches to 6 2x over x squared. So may equivalent niya ni. So kung ano to nang i-apply ang mga previous theorem sa taas, kung kani siya i-apply na to, this is equivalent to limit sa 2x as x approaches to 6 over limit sa 2x ay sa x squared as x approaches to 6. Diba? Kung apply na to ang previous theorem, balihin ko ni sa pikas. So, nakoy 2 limit of x as x approaches to 6 over kani siya squared man. So, meaning mura kang nag times of x meaning nakoy limit of x as x approaches to 6 times limit of x approaches to 6. So, but this one is equivalent to, madali na kabutang ha, this one is equivalent to 2 times 6 over this one. Diba 6 of 6, so nakay 6 times 6, cancel na siya, equivalent niya ni, 2 over 6 is equal to 1/3. Yahang final answer. Kailangan mag-aatapat ang example lang na next. Okay, proceed ta. Now let's go to power. A limit of an exponent of power. What if kani ang given? Limit of 2x to the power of 4 of, as x approaches to 2. So, i-imo niya, ipagawas ang power, di ba? So, nakoy, limit of 2x as x approaches to 2 power 4. So, this is equivalent to, gawas na ko si 2, so, nakoy 2, limit of x as x approaches to 2 to the power of 4. Pero kani, 2 raman eh, di ba? Ayan, napakay 2. So, nakay 2 times 2 to the power of 4. Equivalent to 4 to the power of 4. That's equivalent to 250. Ilan na? That is 4 squared. 16 times 16. That is 256. Okay, so yun lang. Exponent lang ninyo. What if square root po? Square root function. So, example, find the limit of as x approaches to 2 ay 3 square root of 2x plus 3. So, yun niya. Pagawasan na ito si square root. Ano lang. Pwede na ako i-square root sa limit 2x plus 3 as x approaches to 3. So, kung ito na siyang evaluate, is equivalent to
So, ano lang ko, square root sa is 6 plus 3 so to square root of 9 equivalent siya ni 3. So, ano ang final answer. Okay. So, ma-apply na to na sa next nga application. Which is application na to na sa polynomial o sa rational. So, this one. Okay, kaninga theorem. So, kung nado kay polynomial function, kung kani siyang f of x ni mo polynomial, automatic, alista na nato na siya c. Kani siya dali, f of c lang. Equal na siya. Example, this one. Diba, polynomial mo ni? So, meaning, kanang x, alista na nato og negative 1 tanan. So, therefore, ang limit sa 2x cube minus 4x squared plus 1, equivalent na na siya ni, so, alista na ko ni negative 1. 2 times negative 1 cube minus 4 times negative 1 squared plus 1. It's 2 times, that is negative 1 minus 4 times, that is positive 1 plus 1. This is negative 2 minus 4 plus 1 equals siya ni negative 6 plus 1 equals ni negative 5. So, ito ang final answer. Wa. Okay, another example. This one. Kung nalo kay polynomial function, kani siya polynomial if of x g of x. Polynomial automatic alis na nato na siya og c diri. Evaluate nato siya diretso. What if kani ang given? So meaning alis na nako ni siya og 1 kani. Solution, so this is equivalent to ang limit daw sa x minus 3 times x squared minus 2 over x squared plus 1 equivalent siya ni, substitute na ako ni. So, meaning, 1 minus 3 times 1 squared minus 2 over 1 squared plus 1. So, this is equivalent to 1 minus 3, that is negative 2 times 1 minus 3 over 1 plus 1. So, this is equivalent to negative 2 times negative 2 over 2. Equivalent to negative 4 over 2. That is equivalent to negative. Okay, negative 2. Oha. So, ay, anong 3 mo ni? Mali. Negative 2, this is negative 2 day. Mali siya. This is 1 minus 2. This is negative 1. Sorry. This is negative 1. Negative 1 times kani, that is positive 2. 2 divided by 2. It is equivalent to 1. Sorry. Sayup tagputang na rin. Kuha. Okay, let's proceed. Another example. Kani. Apply na to sa square root. So, substitute na to since polynomial man eh. Kani na sa sulod. Yan na lang kasi square root. So, nakoy. Limit as x approaches to 0. X plus 4. Diba? This is equivalent to square root sa limit sa x plus 4. As x approaches to 0. Diba? This is equivalent to the square root. I-apply na to since polynomial na nandiri. That is 0 plus 4. Question is square root of 4 is equivalent to 2. Kuha. Okay, good. Okay, next. Okay, evaluate na ito ni. So, gamitin na ito mga theorem. Ang limit as x approaches to 2
square root of 2x plus 5 over 1 minus 3x, equivalent na siya ni, diba, isakan ako ni, limit square root sa 2x plus 5 as x approaches to 2 over limit of 1 plus ay minus 3x as x approaches to 2. Baha. So, sa square root man eh, subukan ko na ko na eh. So, square root of limit of 2x plus 5 as x approaches to 2 over, ani, diretso na kay polynomial man eh. So, nakoy 1 minus 3 times 2. This is equivalent to, kani siya, diretso na po na eh. That is 2 times 2, kay polynomial naman eh sa sulod, plus 5 over, gani, 1 minus 6 equivalent to square root sa 4 plus 5 over negative 5. It's equal to square root sa 9 over negative 5. That is equivalent to 3 over 5 negative. One and final answer. Kuha. Okay. So, okay. What if graph? Intuitive notion of limits using graphs. This one. This is a graph of function f of x equal to 1 over x squared. Diba? Mamuna siya. Graph. So, meaning, diba, maklaro mo na ito kung sa limit niya, haman ni padulong. Kung x, ipadulong na ko niya sa 0, padulong na ko sa 0, diba, padulong mo na sila ito, dito kabalo asan na siya mag-end. So, straight yun na siya hangtod na di mahuman. So, padulong na siya positive infinity. So, kung ito na siyang evaluate using tables, nani na siya. Approach sa 0 man, no? So, kung natin linya, using table na siya, 0, which is negative 1, 1. So, kung number from the left, mo na siya. Number from the right, mo na siya. Kuha. So, kung ito nang evaluate, okay. Gamitan lang yung calculator. So, as x approaches, as x equal to negative 0.9, this is equivalent to 1.2345 6, 7, 9, 0, 1. Kung 0. Negative 0.5, this is equivalent to 4. And it's this is equivalent to 100. This is equivalent to 10,000. This is equivalent to 1 million. Equivalent to 100 million. Pero, kung palulungan ko ni kang 1, negative, ay, oh, sorry. Approach na ko ni siya kang 0, ahaman yung padulong. Wala takabalo, di ba? Ano man, kakadako nga kadako man, wala man siya exact number, so meaning, padulong siya kang infinity. As well as this one. So, same raman na siya, concept, kay g-square raman niyo ang negative, so mag-positive sila. So, in short, murarakag, nawala na siya. So, this is equivalent to 1.2345678901, this is equivalent to 4, 100, 10,000, 1 million, and then, million. Ay, 10 million, 100 million day. Sorry, sorry. This is 100 million. So, kani siya approach ka infinity. Therefore, this is equivalent to infinity. Kuha. But if kani, kung ato ni graph, maklaro ninyo diretso asa siya padulong. Pero kung dili na to siya i-graph, kung sa may equivalent ani. Okay. This is equivalent to, ito na i-compute ha, basta tag-calculator, ang rin na ito nag-i-hatag as example sa inyong module. Okay. So, compute po mo sa inyong calculator. Dungan ta. So, that is 1 over negative 0.9. This is equivalent to, equivalent to
negative 1.111. Okay, kaya nga 1. Ayun, what if 0.5? What is negative 2? Zero one is negative 10. 01 negative 100 is 1 negative 1000. This one, this is negative. Negative 10,000 and so on. Pero asam ni padulong, gagadako man eh. Ay, gagagamay man kay negative. Kaya approach na ko niya sa 0, kani siya mapalud sa negative infinity. So, dali sa patas-pikas. Kung positive 1, that is 1.1111. Hanggang nga 1. This is 2. This is 10. This is 100. This is 1,000. This is 10,000. Kani siya mapadulong kang positive infinity. Since the limit of 1 over x as x approaches 0 from the left equals negative infinity, and the limit of 1 over x as x approaches 0 from the right equals positive infinity, dili sila parehas. Negative manig positive, since di sila parehas, ang limit sa 1 over x as x approaches to 0 does not exist. Kuha. Okay. I-appeal na sa inyo hang practice exercise. So, nanamoy answer daan. But ani? So, at least, namoy answer daan. Okay. Okay. Remarks na ta. Last na ni siya. Remarks. Okay, remember that infinity is not a number. It holds no specific value. So, if the limit of f of x as x approaches to c equals positive infinity or negative infinity, the behavior of the function near at c, because it does not exist a real number. So, infinity itong ginabutan, kaya wala man takabalo asa siya nag-end. So, ha? Wala po'y katapusan ng infinity. So, since dito kabalo sa mag-end, approach na ito sa pang infinity. Okay. Whenever the limit of f of x equals positive or negative infinity from the left or from the right, we normally see the dashed vertical line. X equals c. This is to indicate that the graph y equals f of x is asymptotic to x equal to c. Meaning, the graph of y equals f of x and x equals c are very close to each other, other near c. In this case, we called x as a vertical asymptote of the graph of y equals f of x. Example, katong ganina. This one. Diba? Ang asymptote, ano yan? Vertical asymptote is kani. When x is equal to 0. Kani siya. So, ano siya yung vertical asymptote? Ano man, bisan pagpataas on nini mga pataas, ang dili yun na siya mo touch dere. Dikit lang ang dikit, pero dili yun siya mag-touch. So, ha? Tapta na siya. Okay, kung namoy question regarding sa inyohang, regarding ani, pag-message lang mo sa group chat, sa itong messenger or sinasa or sa ito sa ito ang group chat or mandate, no? So, dito lang sa group chat dahil para matubag na ito tanan. So, ha? Na may pangutan na, ha? Dito lang yung send. Huwag ka na lang tanan. That's all. God bless everyone.